Maguni. Ano pa? Ano pa napapansin nyo? Magulo. Magulo ang? Buko. No? Ano pa? May putik. May putik pa talaga ang damit. Ano pa napapansin mo? Madungis na bata. Meron pa? Pareho sila ng aso. Ano ang aso? Madumi. Madumi. Okay? So, ano ang nararamdaman mo pagpakita mo pa lang sa bata? Mabaho. Ano ang nararamdaman mo? Mabaho. Nararamdaman mo. Yung nararamdaman mo, mabaho nga siya, no? Mabaho. Ang nararamdaman mo, halimbawa, ikaw yan, ang sarili mo yan. Anong nararamdaman mo? Yes. Pangit na. Mukhang pangit na pangit ka sa iyong sarili, no? Hindi ka nagaganda sa sarili mo. Yun ang nararamdaman mo. At nararamdaman mo din, ha? Ha? Na hindi maayos ang sarili mo. Kaya malungkot ka ba o masaya? Malungkot! Malungkot, no? Malungkot ka na yan ang magiging isura mo sa buong araw. Kaya ano ang dapat gawin ng bata upang hindi maging ganyan ang isura niya? Ano ang kaya ang dapat gawin ng bata para hindi dapat maging ganyan ang kanyang itsura? Yes. Maligo. Okay, maligo.
kung ano talaga ang paraan ng wastong paglilinis at pag-aayos ng sarili. Ano daw yung lima? Pag-igo araw-araw. Very good. Pag-igo kamay. Yes, credo. Magbihis ng damit na malinis. No? Next. Mag? Okay, magsipilyo. Okay, pagkatapos kumain, bilan nyo. Okay, putulin yung ating kuko at? Okay, ano yun ang ating mga paa ay dapat kuko sa paa ay dapat din binisan. Okay, so yan ang ating kwento. Nag-enjoy ba kayo doon? Opo! Okay, so ngayon, okay, may ipapakita ko sa inyo. No? Yan ay mga batang taga. Okay, Francisco Oringo Senior Elementary School. Ano yung napansin niyo sa kanila? Nakaupo. No, nakaupo. Saan kaya yan sila? Dito rin sa computer room noong nakaraang taon. Mga grade 1 yan sila. Okay, tingnan nyo ang suot nila. Maganda ba silang tignan? Oo! Okay, kasi, bakit? Bakit sila maganda yan? Yes, taas ang kamay. Bakit sila maganda tingnan sa kanilang suot? Yes, at the back. Dahil mukhang naligo sila. What else? Nakabihis sila ng damit. Ano pa? Nag-ingat sila sa dumi, kaya malinis. No? Ano pa? Nakasuklay. Nakaayos ng damit. Nakaayos? At ano yung damit na suot nila? Uniform. Naka-uniform. Naka-uniform. Naka-school uniform sila. Okay? At, tingnan naman yung isa. Estudyante din sila. Okay? Pero, ano ang kaibahan ng larawan na unang nakita at saka yung ikalawang larawan? Matangkad. Ito, matangkad. Dito, hindi matangkad. Ano pa? Yes. Okay, very good observation, no? Ito kanina sabi natin nag-uniform sila. Pero, itong kasunod na larawan, hindi sila naka-uniform sa pagpasok sa paaralan. No? Katulad sa inyo, okay, may naka-uniform at merong hindi naka-uniform. Kaya ngayon ay magkakaroon tayo ng debate. No? Sa English, debate. No? So, ihahatiin natin sa 12 lang na volunteers. No? Hatiin natin sa 2. 6 ang isang side at 6 din sa ikalawang side. Okay? So, sino ang gusto doon sa side na dapat naka-uniform talaga? Okay, so mako dito. Okay, sino ang payag na kahit hindi uniform ay pwedeng pumasok sa school? Ang kanilang mga sagot. Bakit okay lang sa kanila na hindi pumasok na naka-uniform?
yun palang ginagawa niya. Isa lang uniform mo? Ay, hindi. Pwede kong isa lang. Pagdating sa bahay, labhan. Di ba gusto mo? O, so yun palang. Pwede daw labhan para pagdating doon. Yun nga, okay? Masuot mo pa kinakaroon. Ano pala kung mag-ulan? O, paano kung ulan? Labhan mo, wala kang sasabayan. Yun ang ganyan. Masabi. O, ano masabi mo doon? Ano mag-ulan ka? Gumawa daw ng sampayan sa loob ng bahay. O, yun ang yes. So, kung sa loob daw, mabasa ang kama nila. So, paano maging malinis ang bahay nila na maguluan ng sinampay? No? Yes. Again? Sa kusina. Para di ba tuyo ang mabasa ang kama sa kusina daw sa sampay? Sige. Kung sa kusina naman, babaho naman ang kusina. No? Babaho. Oh, yes. Kwarto. Yun ang ano niya, technique. No? Yun ang paraan pag magsampay. Hindi daw doon sa kwarto talaga o sa kusina. Yung walang mabasa na gamit doon isampay. No? So we have still 3 minutes. Kaya nag-isip pa. Paano kung walang tubig? Yun naman ang sa kanya. Gusto niyang labhan. Pero paano kung walang tubig? Yes? Mag-ibig ka. Mag-ibig. Mag-ibig lang ang tubig. Alam mo. Marami na lang.
sila may punto, kayo may punto. Yung punto nila, kahit na hindi sila makapag-uniform, ang gusto lang nila na, kahit hindi na sila makapag-uniform, makapag-aral. No? Sila rin, may punto rin sila. Walang mali sa inyong dalawang panig. Sa inyo, ang punto nyo, maganda ang tingnan, maayos, kapag naka-uniforming ang mga nila. Kahit kayo pa sa